Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito po ang ating general love reading for Air Sign, Gemini, Libra, Aquarius. Bali, take only what resonates, hindi po ito magre-resonate sa lahat. So, kunin nyo lang po yung messages na magre-resonate para sa inyo. Okay? Kung cross-watcher ka, pwedeng maging ikaw ito at hindi si Air Sign. So, bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. Or, pwedeng maging ito yung person mo, air sign, at hindi ikaw. Okay? Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, i-hit nyo na lang po yung subscribe button at notification bell. Para sa ibang channels natin, nandiyan na lang po sa description box. And also for personal reading, search nyo na lang po sa Facebook, Jean Clemente Palmes. Lalabas na po yung page. Hopefully, ay i-like at i-follow po ninyo yon. At ma-appreciate ko kung kayo ay magla-like at magko-comment sa pinaka-video na ito. So, let's start your reading. This is for Air Sign, Gemini, Libra, Aquarius. Okay. So, sa nakikita natin dito, I'm feeling like ang concentrate mo ngayon or ang concentration mo ngayon ay finances. Pwedeng, or kung hindi man finances ng iba, parang pwedeng ikaw ito na nagbibigay ng advice or maybe tinuturuan or pagtulong na ginagawa mo sa kanila para alam nila kung ang gagawin nila sa buhay nila. And or, ikaw to, no, na pwedeng ang concentration mo is yung finances mo, alin man doon. But, because alam mo yung halaga mo eh. Maybe recently nakaranas ka ng pain, ng heartbreak, and then now you're moving on with the Six of Swords, okay? And, syempre, sa pag-move on na yan, kakaibat niyan yung parang ayaw mo na munang isipin yung may kinalaman sa pag-ibig, no? Maybe you're focusing on yourself with the Empress. You're focusing on yourself. Ayan, sa sarili mo, sa you want to make yourself even more beautiful, ganyan, lalaki man or babae. So, yung iba physical na pagpapaayos, or yung iba naman finances, okay, ang concentration. So, talagang nakita mo yung value or yung halaga mo simula nang mawala itong taong to. Okay, or kahit nung kayo pa na itong person nakakonect mo, this could be an ex. And yung iba sa inyo, may mga bago nang kumukonnect sa'yo or may kakonnect ka ng bago ngayon. By the way, nakarinig ako ng tilaok ng manok. So, I don't know if may malapit mang tumilaok dyan sa inyo. This could be your reading. So, sino ba itong person nakakonnect? Makunin naman natin yung energy niya. We do have here the Four of Wands and the Two of Swords. Clarify ko lang yung Two of Swords. Okay, so we do have here the Knight of Swords. Okay, so pwedeng ito person na to is currently nagdadalawang isip siya or nag-iisip siya regarding stability niya. Maybe gusto niyang or iniisip niyang lumayo umalis. So pwedeng possible magkaroon ng separation pagkakalayo sa inyong dalawa. But because of work, because of career, ayan, especially with the Seven of Cups, may mga bagong opportunities kasi na naghihintay sa kanya. This is what he or she wants. Ito talaga yung gusto niya. Kasi nakikita natin na nararamdaman niya na siya ay may mga better opportunities na naghihintay nga sa kanya dito. So, kaya ito ang nasa focus ng person na ito. But, you know, part of your person is nagdadalawang isip. I don't know why, pero maybe dahil sa lakas ng loob. It's like,
ang pagdadalawang isip niya pwedeng regarding love, pero hindi naman, pwedeng kahit hindi. Pero some of you pwedeng ganon, okay? Work ko or love, you know, maybe because magkakalayo kayo, so it would be very painful para sa person na ito. Pero yung iba, wala namang ganon, wala namang ganong energy. So, alamin natin. Okay, you do have your the Ace of Swords. Pwedeng already in a relationship ka na dito sa person na ito. Okay, this could be your new person. So, kung sino man yung inalisan mo or iniwan mo before, nakita natin medyo malaki ang pagkakaiba niya dito sa person na ito. Kung hindi man, paparating na itong person na ito, this could be a new love para sa iba sa inyo. Kaya lang may distance, may pagkakalayo. And the Ace of Swords, nakikita natin na maaring andito yung energy mo na you no longer want to go back. Ayaw mo nang bumalik. Ayaw mo nang, could be an ex. Could be an ex na parang ayaw mo nang balikan. And then your person, because there's a lot of love coming from this new person, may bagong, kumbaga itong new person na pumalit doon sa past person na yun is the better person. You know, kaya lang marami siya responsibility, especially na may kinalaman sa pera. Yeah, this person. So, you do have your the Justice card. Yeah. Okay, we do have here apat na one na. So, that could be an angel number for you. 1111. Okay, for some of you, could be dealing with a soulmate or twin flame connection. Yung person mo, yeah, may mga bagong opportunities sa kanya. I feel like medyo materialistic lang itong person nito. Or medyo mas binavalue niya, or mas, you know, alam niya yung halaga or value ng pera. Alam niya yung halaga din ng mga bagay-bagay. Like, maybe tumitingin siya sa mga branded, ganun. But anyway, this new person, maraming dumadating sa kanyang bago. And nandito talaga sa mga bago na ito yung kanyang concentration. While we do have here the Justice card. Yan, nakaamoy ako ng noodles. This could be a reading. Justice card, Libra energy. I feel like ang gusto mo lang maging totoo itong person ito sa'yo as much as possible. Like, as long na maging truthful ka lang sa akin. Kasi para sa'yo, ang pinaka-importante sa isang connection, sa isang relasyon, is yung pagtitiwala. Dahil pag nawala si tiwala, mahirap nang i-work out yung relationship. Yung pagmamahal, alam natin, hindi araw-araw, hindi lahat ng oras mahal mo yung isang tao. May mga times din naman na syempre, maiinis ka, mayayamot ka sa tao na to, and then pwedeng yung love is not there. Pero as long na nandun yung pagtitiwala, at saka yung pagpili, yung parang pinipili nyo ang isa't isa, yun na rin yung way nyo ng pagmamahal sa isa't isa. And that is what you want and looking forward dito sa connection at sa relationship na ito, no? Kung may relasyon. Pero yung iba, paparating pa lang itong taong ito. So, yeah, wala tayong masyadong, especially if this is a person na paparating sa'yo, wala pa tayong masyadong connections na nakikita. And the energy is like, basta open ka lang eh. Open ka lang. Pero with the new person, hindi na dun sa past. Well, kung bakit lumalabas pa rin si past person, yung iba sa inyo, pwedeng gumugulo pa rin si past sa'yo. So, okay, bottom of the deck, we do have here the Lovers. Yeah, if you are single, new love is coming here. Ayan, new love, new relationship is coming in for you. At saka ito talaga yung person na magbibigay sa'yo ng pahalaga. We do have here the Two of Wands and the Karma. I'm sorry to say kasi although may bagong person na dumadating sa'yo, which is yung iba sa inyo, nandito na nga, tuloy-tuloy yung commitment, yung relationship, yung patuloy na pag-showcase ninyo pag nandong pagmamahalan nito na itong relasyon na ito, whatever ang meron sa inyo dito with the new person. Pero nandito pa rin si past person, still misses you. This person is a toxic person. Ayan, with the Karma. Marami siyang lesson na naituro sa'yo. Maaaring maraming changes ang nangyari sa'yo because of this person. Kumbaga, nandun siya.
during those times na nagkakaroon ng changes sa buhay mo. Kumbaga dumating siya sa buhay mo para baguhin ito, no? Guluhin. Guluhin at baguhin at the same time. Pero nakikita natin na in the near future, na doon pa rin yung pagka-miss nitong taong to. Gusto pa rin yung mag-comeback or bumalik, but I don't feel like may plano or may pagbalik ka pang gustong mangyari sa inyong dalawa ng person nito. So, thank you for watching. Sana nakarelate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam P TV, Virgo Philippines, Tapitapon TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs. I love you all guys again, and bye-bye.